ito, mga ka-taste buds, ang mga ingredients na gagamitin namin sa pagluluto ng chicken recipe. So ito yung manok na gagamitin namin. Ang part na ito, ito ay petso ng manok. So yan. At gagamit din kami dito ng carrots, bell pepper, sibuyas, bawang, at saka ng patatas. At syempre gagamit tayo ng kimchi, pampabango ng ating ulam, at syempre pampasarap na din. At gagamit tayo dito ng ketchup, UFC banana ketchup, ganitong kalaki. At gagamit din tayo dito ng suka at saka ng toyo. At syempre gagamit tayo ng magic sarap para dagdag sarap. Napakasimple ng mga ingredients, kaya syempre i-prepare muna natin ito bago natin ito lutuin. Unahin muna natin i-prepare itong mga gulay. Ayan, itong carrots at saka patatas. So ayan, so babalatan muna natin itong carrots at saka patatas. The next step na gagawin natin dito, hihiwain naman natin ito. Ngayon naman, i-prepare naman natin itong bawang, sibuyas, bell pepper, at saka itong kimchi. So ito mga ka-taste buds, unahin na natin itong bawang. So ito mga ka-taste buds, hihiwain na natin ito ng maliliit. So ito mga ka-taste buds, ayan, nahiwa na din namin ang manok. Ngayon naman, i-prepare na ulit natin ito. So ito mga ka-taste buds, meron tayo ditong malaking mixing bowl. Ang gagawin naman natin, ilalagay muna natin yung ating manok. Ayan. Lagay tayo ng bawang. Lagyan na din natin ng sibuyas. Pero magtitira tayo doon sa ano natin, yung sa chinap natin kanina. Then maglalagay na rin tayo dito ng eto, kimchi, pampalasa. Ayan. Then maglalagay na rin tayo ng magic sarap. Then maglagay tayo ng toyo. Saka ng suka. Mas marami ang toyo ah, kaysa suka. Then maglagay tayo ng UFC banana ketchup. And then pwede na rin natin ilagay itong ating bell pepper. Lagyan natin ng paminta. Ayan. Hindi namin nasabi kanina yung ano ingredients sa paminta, pero maglalagay tayo ng paminta. Kung meron kayong dahon ng bay leaves, pwede maglagay kayo para mas masarap. Then maglagay tayo ng konting asin. Kahit naglagay na tayo ng toyo, maglagay pa rin tayo ng konting asin. Then i-mix natin ito. Naku, sobrang bango talaga. Yan, mix natin gamit itong kamay. Then make sure na maghugas tayong maigi ng ating mga kamay bago natin gawin ang prosesong ganito. Oh, napakasimple, di ba? Ayan. Ngayon naman, i-marinate muna natin to ng mga isang oras. Ngayon naman, maglagay tayo ng mantika dito sa ating pinapainit na kawali. So, ayan. Siyempre, ipakikita ko muna sa inyo, ipapakita namin sa inyo ito. Ayan, i-marinate na natin ng isang oras at talaga namang sobrang bango. Amoy na amoy yung kimchi. Painitin muna natin ito. So, ito mga kapisang, kung makapansin nyo, dinagdagan namin yung mantika, no? Kasi magpiprito nga pala tayo ng patatas muna. Iprito natin yung patatas at saka itong carrots. Pero uunahin natin ilagay itong patatas. Yan, lagay muna natin yung patatas. And then kapag half cook na ang patatas, saka natin ilalagay ang carrots. Then pwede na natin ilagay ngayon itong ating carrots.
Naiprito na namin ang patatas at saka carrots. Ayan, tinan nyo maigi. Napakaganda ng pagkakaprito. Dito muna namin inilagay. Set aside muna natin to. At kung napapansin nyo, nakapagbawas na rin kami ng mantika. Ngayon naman, pwede na tayong mag-gisa. Gisa muna natin ang bawang. Pwede natin ilagay ang sibuyas. So kaya natin ginawa to, yung mag-isa ulit, bukod sa nilagay nating bawang sibuyas dito sa ating minarinate kanina, para mas lalo maging malasa. Ngayon naman lagyan na natin itong minarinate natin. Wow, napakaganda, di ba? Okay din, haluin natin to. Then hinaan natin ang ating apoy. Ngayon, tatakpan natin ito at hayaan natin na kumulo. So ito mga ka-taste buds, ayan, haluin muna natin. Ayan, hindi pa yan luto. Lulutuin pa nating maigi yan. Ayan, kasi pinakukuluan natin to, ayan, gamit itong mahinang apoy. Para maganda syempre ang pagkakaluto. Hindi na rin naninikit dito sa ating kawali. Ayan, pakukuluan pa natin to ng another 10 minutes. No? 10 to 15 minutes. And the next step na gagawin natin dito is ilagay na natin yung pinirito nating patatas at carrots. No? Kung carrots, patatas. Napakabango talaga nito. Lagay na natin. Actually, yung galing itong luto, ano na rin ito eh, adobo na nilagyan ng kinchay at saka banana ketchup. O, diba? Pinasimple. O, then haluhaluin natin yan. Siyempre, kailangan pala natin itong tikman muna, no? Tikman muna natin. Ba't hindi natin tinitikman? Hindi na kailangan maglagay ng asukal. Sobrang sarap. Kaya syempre, huwag niyo sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. So, yun. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.